10 kakaibang trabaho sa North Korea. North Korea, kilala bilang Hermit Kingdom dahil sa kanilang isolation mula sa ibang mga bansa. Isa sa pinakaayaw ng kanilang supreme leader ay ang impluensya mula sa labas ng bansa. Kaya naman, sa kagustuhan nilang maging unique, may mga trabaho sa bansa na magtatanong ka na lang kung para saan. Pag-usapan natin. 1. Stone Cleaner. Sa isang secret footage na nakuha ng mga American reporters noong 2010, nakita doon ang isang matandang babae na naglilinis ng mga bato na nasa pathway ng Victorious War Museum. Ang babae ay isang stone cleaner. Sa sobrang hirap ng mga tao sa North Korea, marami ang naglilinis ng bato upang kumita ng maliit na pera. Nakita rin sa video na noong paparating na ang mga turista, agad nilang pinaalis ang babae. Gustong ipakita ng Hermit Kingdom na maganda at napakalinis ng kanilang bansa. Pero sa totoo, wala ka namang makikitang difference sa pagitan ng mga batong nalinis ng isang stone cleaner at batong hindi nalinis nila. 2. Fashion Police. Tuwing naririnig mo ang salitang fashion police, agad mong naiisip ang isang tao na maraming alam sa fashion at kung paano magdamit ng maganda. Sa North Korea, may mga tao talagang fashion police ang trabaho. Ang grupong ito ay tinatawag na Kim Il-sungism o Kim Jong-ilism. At ang kanilang duty ay panatilihin ang ideological purity ng mga North Koreans sa pamamagitan ng pagdadamit ng maayos. Bakit nga ba ito ginawa ng North Korea? Gustong ipakita ni Kim Jong-un na may sariling style ang North Koreans at hindi sila naimpluwensyahan ng ibang mga bansa. Nakapwesto sila sa mga kalsada upang tingnan ang damit ng mga taong dumadaan. Kapag hindi nila nagustuhan ang iyong suot dahil may nakikita silang foreign influence dito, pwede kang mahuli at ipadala sa labor camp. 3. Musicians. Mahilig ka ba sa music? Manood ng banda o makinig ng kanta gamit ang headphones habang naglalakad o sumasakay ng jeep? Mas swerte kang hindi ka nakatira sa North Korea. Dahil noong 2015, nagpatupad ng ban sa music si Kim Jong-un. Nagsagawa pa nga ang kanyang mga tauhan ng house-to-house searches upang embargohin ang mga CD, cassettes, at ano pamang may music mula sa ibang bansa. Kaya naman halos walang silbi ang mga musicians sa North Korea. Pwede kang maglabas ng music sa North Korea bilang citizen, pero kailangan pa itong i-authorize ng gobyerno bago pa iparinig sa publiko. Pwede rin itong iba ng gobyerno kahit kailan nila gusto. Ito ang rason kung bakit wala kang alam na kanta na kinompose ng isang North Korean. 4. Human Pixels. Dahil sa modernong teknolohiya, marami ng gimmick ang ilang sporting events. Isa na dito ang augmented reality. Noong 2018 Olympics, nagpamalas ang South Korea ng malupit na AR display kung saan nagpakita sila ng mapa ng mga constellations at isang AR dragon sa baseball games. May ganito ring gimmick ang North Korea. Pero, imbis na AR, ay tao ang ginagamit nila. Sa display ng North Korea, bawat isa ay may dalang maliit na square tile na tila isang pixel sa isang malaking screen o isang parte ng malaking puzzle. Wala silang ibang gagawin kundi tumayo doon at itaas ang kanilang dalang square tile. Okay ba? 5. Traffic Ladies. Kung mahilig kang magbasa ng mga bagay-bagay tungkol sa North Korea, sigurado ay alam mo na rin na kilala ito para sa kanilang traffic ladies. Karamihan sa mga bansa, ang kanilang pinakamagagandang babae ay nagiging artista, model o flight attendant, pero iba sa North Korea. Sa Hermit Kingdom, ang mga babaeng ito ay nagtatrabaho bilang traffic ladies. May tatlong requirements upang maging traffic lady. Dapat ay single ka, maganda at may mataas na height. Ang trabahong ito ang model o flight attendant para sa mga babaeng North Korean. Ayon sa datos, may mahigit kumulang 300 traffic ladies sa North Korea. Para kay Kim Jong-un, ang magagandang traffic ladies na ito ay nagsisilbing simbolo ng kanilang magandang society. Gayunpaman, dahil walang masyadong turista na bumibisita sa bansa at karamihan sa mga tao ay walang pambili ng sasakyan sa hirap, tila tumatayo lang ang traffic girls sa gitna ng kalsada at nagtuturo-turo ng direksyon kahit na napakaluwang naman ng kalsada at walang anumang traffic. 6. Street Cleaners. Gaya ng sabi ko, walang pambili ng sasakyan ang mga tao sa North Korea dahil mahirap sila. Kahit motor o bike ay nahihirapan silang bilhin. Wala ring masyadong bumibisita na turista. Ayon sa datos, nasa 5,000 Western tourists ang bumibisita sa North Korea taon-taon. Tahimik lang ang mga kalsada ng North Korea.
At dahil dito, wala rin mga basurang nakakalat sa kalsada. Gayunpaman, may mga street cleaners pa rin sa Hermit Kingdom na nagwawalis kahit na sobrang linis na ng kalsada. Sa isang leak na video noong 2010, nakikita ang mga street cleaners na winawalis ang maliliit na puddles sa isang napakalinis na kalsada. Patuloy lang silang nagwawalis kahit wala nang basurang nakakalat. 7. Religion professions. Ayon sa datos, may apat na simbahan lamang na matatagpuan sa buong Pyongyang. May Christian, Protestant, Catholic at Russian Orthodox. Napakakonti lang nito kumpara sa mga syudad sa ibang mga bansa, lalo na para sa isang capital city. Kagaya ng ilang bagay sa North Korea, kontrolado din ni Kim Jong-un ang mga simbahang ito. Sa katunayan, ayon sa mga defectors, pinaparusahan ng gobyerno ang mga taong nagpa-practice ng religions na hindi kontrolado ng gobyerno. Higit sa lahat, para saan pa ang religion sa North Korea kung tinuturuan ng mga tao na tratuhin na parang Diyos ang kanilang supreme leader? 8. Snowpath Clearer. Isa sa pinakamahalagang figure sa North Korea ay si Kim Jong-il, isang dating supreme leader at anak ng pinakaunang supreme leader ng Hermit Kingdom na si Kim Il-sung. Ipinanganak si Kim Jong-il sa Chongjin, kung saan may malalaking murals ang dating supreme leader. Off-limits ito sa mga turista at pati na rin sa mga locals, lalo na at napakakapal ng snow sa mga kalsada dito. Gayunpaman, kahit wala namang bumibisita sa murals, may mga tao pa rin kinukuha ang ice sa paligid. Nagtatrabaho sila kahit sobrang ginaw upang linisin ang lugar na wala namang bibisita. 9. Propaganda artists. Kung artist ka sa North Korea, wala kang creative freedom na ma-enjoy mo sa ibang bansa. Kadalasan sa mga artists sa Hermit Kingdom ay inatasan na gumawa lang ng posters at artworks upang ipromote ang mga mensahe at ideals ng current regime. Kahit anong maisipan mong gawin, kailangan ay gamitin mo pa rin ito para ipromote ang gobyerno ni Kim Jong-un. Kaya ang tanong, gusto mo na bang maging artist sa North Korea? Para saan? 10. Opposition. Sa dami ng mga napag-usapan natin, ito na siguro ang pinakakakaibang trabaho sa North Korea. Umupo bilang Supreme Leader si Kim Jong-un noong 2011 at hanggang ngayon, 2023, siya pa rin ang Supreme Leader. Kaya naman, may ilang nag-aakala na hindi nagsasagawa ng elections ang Hermit Kingdom. Pero mali sila. Dahil sa totoo, nagsasagawa ng legitimate elections ang North Korea every 5 years. Yun nga lang, palabas lang ito. Tuwing elections sa North Korea, ang balot para sa mga bumoto sa party ni Kim Jong-un ay sekreto habang makikita naman ng publiko kung sino ang bumoto laban sa kanya. Kung taga North Korea ka, gusto mo bang bumoto laban kay Kim Jong-un kung alam mong mananalo lang naman siya? Sa mga nakaraang taon, may ilang parties na rin na kumalaban sa Democratic People's Republic of Korea ni Kim Jong-un. May Korea Buddhist Federation, Democratic Independent Party at ilan pa. At sa loob ng 48 years, kahit minsan ay walang nanalo mula sa political parties na ito. Sa katunayan, tumatakbo lang sila upang may kalaban ang DPRK at alam nilang hinding-hindi sila mananalo. May alam ka pa bang trabaho sa North Korea na kakaiba? I-comment sa baba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.